Good morning, ito magluluto tayo ng gulay. Ang agang namitas ni Jeffrey, mga idol. Kung pamilyar kayo sa signature na pagbati na ito, siguradong kasama kayo sa milyon-milyong kapanood na ng mga nakakatuwang video si Sir Romeo Katakutan. Mas kilala sa social media bilang si Idol TikTok. Ang laman ng kanyang mga videos ay ang mga pang-araw-araw na mga eksena dito sa kanyang 20-hectare farm sa San Luis, Pampanga, ang Lotgar Farm. At ngayong araw, excited ako makasama ang nag-iisang idol TikTok ng Pampanga sa masayang food adventure natin. So sir, ito yung madalas ninyong pinangko-content sa inyong account, ano? Oh, sa TikTok. Mga sariwang gulay. Lalo na ito, madalas itong naibibida nyo, ano? Oo, oh, masarap yan. Oh. Ano, sa katawan ng tao, masatay. Yes! Yeah, may kwento ko sa inyo, sir, yung medyo itong bulaklak ng kalabasa, sentimental din sa akin to eh. Oh. Kasi nung college ako, wala kaming ibang hanap buhay, kundi ganito lang din, pagtatanim. Tapos yung nanay ko, tuwing umaga, may mga tanim kaming ilang puno ng kalabasa. So, pag yan, gantong season na namumulaklak na sila, mamimitas yung nanay ko, dadalhin sa palengke, tapos kung ano yung mapagbentahan, yun yung baon ko sa school. At saka sir, ito, tinuro rin sa akin ng AirPods. I'm sure dun sa mga food explorers natin na hindi pa familiar, may mga times kasi, kunyari, yung lugar ninyo, wala masyadong pollinators, wala masyadong mga bubuyog, mga paro-paro. Kahit na hindi nalagyan. So, pag may incident na gano'n, tapos mapapansin nyo, hindi nagtutuloy yung bunga ng kalabasa ninyo, what you can actually do is, i-manual silang pollinate. Kapag hindi nag-pollinate, o pag hindi na-pollinate yung babaeng bulaklak, ito yung mangyayari. Ito yung mga madalas nating nabibili sa palengke. Tapos, ito yung lalaki na tinatawag. Tama po, sir, ano? Tapos, ito naman yung babae. Yan. Siya yung may buko na yan. Siya yung may bunga. So, makikita ninyo. Kanyari, yun nga. Kung mapapansin ninyo yung puno ninyo ng kalabasa, hindi nagtutuloy madalas, namamatay. What my dad taught me is you can manually pollinate para mas mataas daw yung survival or yung chance na mabuo yun into full-grown bunga. What you do is, tatanggalan mo yan para mo siya ma-shoot doon sa loob. Kasi makipapansin ninyo, ito yung patusok. Kung mapapansin ninyo yung female na bulaklak, eh parang sakto siya. And then, ipapasok lang natin siya, i-shoot. Tapos iwan na natin yan dyan. So yun, that's basically how you do manual pollination ng squash. Ginagawa rin yan sa ibang halaman, pero in this case yan. Yan yung pwede natin gawing technique. Ayan, pati talbos. Sa mga paborito kong gulay yan. Dami. Another tip, kailangan maaga nyo siya i-harvest. Kasi kapag habang tumataas ang araw, umitbel. Yan, yung kala nyong ganyang bumubukadkad, nagsasara na yan. Tapos hindi mo na mababalikan kinabukasan yan. So, kailangan ma-harvest mo na siya. So, kadalasan to sir, saan nyo po hinahalo? Ganun din. Ano, patola at saka kalabing bunga. Opo. Iniyaw na ito, o talapia. Okay. So, may naisip kasi akong recipe, sir, na feeling ko hindi nyo pa ulit natitikman. Kapatulong kayo na. Subukan natin.